Welcome sa online course na Material Science and Engineering. Ang topic ngayon is radioactivity, cathode rays, tsaka x-rays. So, unahin natin, alamin yung history, paano sila na-discover. Sunod is alamin natin yung mga characteristics nila at yung applications. So, ang radioactivity ay process kung saan nagde-decay yung element paglipas ng oras. Ang isang unstable na atom ay nag-emit ng mga particles mula sa nucleus para maging stable uli siya. So, dahil dito, mako-convert yung proton o yung neutron sa ibang particles. So, pwedeng alpha, beta, or gamma. At yun yung mga main types ng decay. So, natural process to or pwede rin man-made. Then, tingnan natin yung history. So, paano ba nagsimula tong radioactivity? Noong 1838, si Michael Faraday, nakilala niya na sa electromagnetism, ay gumawa ng isang experiment. Dito, nagsupply siya ng high voltage na sa magkabilang dulo ng isang glass tube na tinanggalan niya to ng hangin. So, yung pagtanggal niya ng hangin hanggat kaya niya tanggalan ng hangin sa technique na meron siya. Then, merong electrode sa magkabilang dulo. Tapos, napansin niya na may straight line arc na nanggaling sa negative electrode papunta sa positive electrode. Yung negative electrode, tinatawag na cathode. At yung positive is tinatawag na anode. So, ang glass tube naman ay halos wala ng hangin, kaya tinatawag na rin siyang vacuum tube. Noong 1854, in-improve pa ito ng isang glass blower na si Heinrich Geiser. Tapos, pag sinabing in-improve yung vacuum tube, tinanggalan niya pa ito ng hangin. So, syempre may iba siyang technique at instrument sa pagtatanggal. Then, 1858, yung boss ni Geiser na si Julius Blacher ay ginamit tong in-improve na vacuum tube sa kanyang experiment. So dito, imbes na straight line na nakita niya, is nag-glow yung loob ng glass tube. So tinawag niya itong cathode rays. At yung mismong tube ay tinawag na cathode ray tube. Noong 1869, gamit yung mas improved pang vacuum tube, si Johann Hittorf, na estudyante naman to ni Blacher, ay dinemo na magkakaanino sa anode kapag nilagyan mo ng harang yung pagitan ng dalawang electrode. So, anong pinaprove nito na nanggaling talaga sa cathode yung arc or yung cathode rays. Kung napapaisip kayo na madali lang gumawa ng vacuum tube, bakit inabot pa sila ng taon, is marami kasing factors na tinitingnan. So, dapat syempre walang leak since vacuum yan. At dapat kaya nilang measure yung pressure. At papasok din dyan yung chemistry at material science sa pagpili ng electrodes, ng glass tube, etc. Ang pinaka-challenging ay yung glass blowing na nakita nyo yung video ngayon. So, dapat merong skilled worker na gumagawa at alam niya yung mga factors na sinabi kanina. So, yun. So, isang pwedeng mangyari kasi yung tinatawag na implosion kapag
na mishandle nyo yung vacuum tube. Sa video na to, may tatamang battery sa vacuum tube at pwede magkaroon ng implosion o pagsabog sa loob. So, balik tayo sa kwento ng 1879. Nalaman ng physicist at chemist na si William Crookes na nabebent ang cathode rays ng magnetic field. So, yung direction ng pagbend ay nagpo-prove na negative charge yung cathode rays. Then, sinabi niya rin na hindi yung luminescence niya, itong nakikita niyo yung liwanag, ay hindi nakadepende sa gas, yung natitirang gas sa loob, or sa metal ng electrodes. So, anong pinaka-explanation niya doon? Na ito yung ebidensya na property siya ng electric current. So, dahil kay Crookes, maraming scientists ang naengganyo pag-aralan yung cathode rays. So, ito ay tinawag na ring Crookes tube. Isa sa naengganyo na pag-aralan ito ay si Wilhelm Röntgen noong 1895, aksidente niyang na-discover yung X-ray. So, sa kanyang setup, tinakpan niya ng maitim na papel yung tube. Again, aksidente to, hindi niya dapat tatakpan yan. At doon napansin niya na yung barium-coated screen niya ay nag-glow, na malayo naman siya sa tube. So, ang conclusion niya na yung tube ay yung nag-i-emit ng unknown na ray, hindi niya pa malaman. At napansin niya rin na malalim yung penetration sa ina-expect niya dun sa screen. At since hindi niya alam tong ray na to, hindi siya cathode rays, tinawag niya tong X-ray. Then, pinag-aralan niya pa tong X-ray na to at ilan sa mga nalaman niya ay nagta-travel to sa straight line. So, anong pinag-aiba niya sa cathode rays? Kahit supplyan mo or nasa field siya ng electric or magnetic, straight line pa rin siya. Sinasabi lang nito na uncharged yung X-ray. Then, nung sumunod na taon, kaka-start pa lang, January, nabalitaan to ni Henry Becquerel yung discover ni Röntgen. At si Henry Becquerel ay isang physicist at expert siya sa photography at phosphorescence. So, isa sa mga inaaral niya nun is yung phosphorescence ng uranium. Pag sinabing phosphorescence is yung patuloy na pag-glow ng isang object after tanggalin mo yung source ng dahilan ng pag-glow niya. So, ang hypothesis niya is may kunalaman tong phosphorescence dun sa X-ray na na-observe ni Röntgen. Kaya nagawa rin siya ng experiment. So, simple lang experiment niya. Yung uranium, binalot niya sa black na papel at sa plate. Then, syempre, may phosphorescence nga to. Pag sinubject niya sa light, merong ma-de-develop sa plate. Kasi nga tumatagos. Alam niya tatagos to sa papel. Then, isang araw, nagkaroon na problema dahil walang araw noong February. Gusto niya pa mag-experiment kaso wala ang araw, kaya ang ginawa na lang niya ay nilagay niya yan sa drawer.
So, sa curiosity, mga ilang araw is dinevelop niya yung nilagay niya sa drawer. At ayun, meron siya nakitang na-develop na fog. So, nung bago dito, kasi nga, walang araw, so walang magti-trigger ng phosphorescence, bakit ito nangyari? Ang isang paliwanag niya na ang radiation na to ay galing sa mismong uranium. At di kailangan to ng kahit anong energy. So, tinawag niya itong uranium rays. At sa pag-aaral niya, nalaman niya na binubuo pa ito ng dalawa or higit pang rays. So, sa katunayan, siya yung nag-spark sa matinding research about radioactivity. Ito si Becquerel. Kumbaga, si Steve Jobs siya ng smartphone. Then, noong 1896, isa sa nagka-interest dito sa pag-aaral ng radioactivity ay si na J.J. Thomson at yung estudyante niyang si Ernest Rutherford. Napatunayan nila na ang X-ray ay kaya gawing conductive or ionize yung gas. At kaya din naman to gawin nung na-discover na uranium ray ni Becquerel. 1898 naman na yung mag-asawang Curie ay na-discover yung thorium element at isa tong radioactive. Si Marie Curie pala yung ay estudyante ni Becquerel sa PhD. Discover din nila na radioactive yung polonium at radium. Then, 1899, si Rutherford ay nagsimulang pag-aralan yung uranium ray. Kasi naniniwala siya na magkatulad lang yung X-ray at saka uranium ray. So, gusto niyang malaman kung totoo rin binubuo ito ng dalawa o higit pang rays base sa sinabi ni Becquerel. Kaya gumawa siya ng experiment at ang kaibahan lang sa setup ni Rutherford ay imbis na photographic plate para mag-log ng data ay gumamit siya ng electrometer. So, naglagay siya ng uranium sa plate A at alam niyang ma-ionize nito yung gas na pag-aralan niya na yun dun sa pagitan ng plate. Dahil sasukatin niya yung saturation current sa plate B. So, para may masukat siyang kuryente, magsusupply siya ng mataas na voltage. Tapos, sa mga ibang trials niya, tinatakpan niya yung uranium ng aluminum sheets at susukatin niya yung kuryente. Then, dito na-conclude niya na meron niyang at least dalawang ray na ine-emit ang uranium. So, yung isa yung madaling ma-absorb na tinawag niyang alpha or yung Greek na Greek letter na alpha rays. At yung isa naman na mas nakaka-penetrate ng malayo is tinawag niyang beta ray. Pero base sa result ng experiment niya, ang explanation niya or conclusion niya ay magkatulad niya itong X-ray at uranium ray. Na alam natin ngayon na mali yung conclusion na to. So, ba't kaya nagkamali si Ernest Rutherford sa conclusion? Kasi yung ginagamit niyang
source ng ray is mahina yung ine-emit. So, buti na lang na-discover nga ni na Curie yung radium na nag-emit ng mas malakas na radiation. So, paano pa natin ito palalakasin since ang radiation is 360 ang emission, pwede nating i-focus to. So, ilalagay natin siya sa isang container. Ang problema naman is, anong container? Kasi alam nating tumatagos to kahit sa bakal. Ang solution is, ang container is gawa sa lead. Kasi ang lead is napaka-dense na element. Ibig sabihin, napakarami niyang electrons na at certain thickness, nabablock niya yung radiation. Then, ito na, itong lead na to, lead box na to, at itong radium yung ginamit ng mga researchers. Nang expose nila yung strong alpha at beta radiation sa magnetic field nung patapos ng 1899. Ilagay natin siya dun sa lead box container. So, pagka-expose sa malakas na magnetic field, ito yung nangyari. So, napansin nila na itong beta rays ay nag-bend papunta sa North Pole ng magnetic field. Samantalang yung alpha rays ay diapektado. So, ang conclusion nila ay walang charge yung alpha at negatively charged yung beta rays. So, sa tulong ng magnet, kaya nating malaman yung charge to mass ratio ng beta rays. Tulad pa sa pagkakumpit ng charge to mass ratio ni J.J. Thomson, gamit naman yung cathode rays. Kaya, para malaman yung sa electron. So, sa pag-compute nila, again, nalaman nga nilang halos tulad sa electron. Ang pinagkaiba lang is yung beta rays is mas mabilis. So, start ng 1900, dahil di pa mabend ng magnet yung alpha rays, nag-focus na lang yung mga research sa kung gaano yung penetration power nito. So, hindi pa kasi ganong kalakas yung magnet. So, nalaman ni sa ganitong experiment, nalaman ni Pierre Curie na ang alpha particle sa radium ay di na na-detect kapag trumabel siya sa air about 6.7 cm. At yung asawa naman niya ay inaral yung behavior ng mga na-ionize ng alpha ray pagdaan nito sa air or sa vacuum or sa sample na aluminum sheet. So, napansin niya na mabilis bumaba yung radiation ng pag mas malayo sa source. Nung patapos na yung taong 1900, sinabi ni Robert Strutt sa isa sa kanyang article na ito isang positively charged ion. Itong alpha radiation na ito. Na nabasa ito ni Rutherford, kaya nagsimula siyang i-prove yung kine-claim ni Strutt.
So, kaya nung the next year, bumuo si Rutherford ng pinakamalakas na kaya niyang magnetic field. Siyempre, gawa ito sa magnet. At normal ang magnet is pwedeng kinocompose ng iron, nickel, or cobalt. Ito yung mga ferromagnetic materials kasi. Para matandaan nyo is INC. So, isang taon niyang pinilit i-bend yung alpha rays, pero hindi niya nagawa. So, tinuloy niya pa rin yung experiment, then noong 1902, na-bend niya na to. Paano niya na to na-bend? Kasi may combination na ng electric tsaka magnetic field. So, pinublish niya yung na-discover niya noong the next year. Patapos na noong 1903. At sinabi niya na ang pinaka-tinutukoy niya na ang alpha ray ay stream of particles dahil na rin nabenta ng electric at magnetic field. So, kinonfirm naman to ni Becquerel gamit yung ibang technique na tama si Rutherford. Puntaan tayo sa discovery ng gamma ray. Pero babalik tayo nung 1900 nang ma-discover ni Paul Villard ang ikatlong ray. So dito gumamit siya ng focus radiation galing sa radium. Then naglagay siya ng manipis na lead sheet sa pagitan ng at ng magnetic field. Siyempre, ang lead sheet ay para maharang yung alpha particle at ang magnetic field ay para mabend naman yung beta. Sa experiment na to, may napansin siyang pangatlong ray na hindi na bend or hindi na block ng lead sheet. Nalaman niya rin na yung ray ay mas nakaka-penetrate pa kaysa sa beta ray. So, dahil dito, tinawag to ni Rutherford na gamma ray. At yung pangalan niya is alphabetical yung order. Nakadepende sa penetration power ng ray. Ano nga ba itong mga rays na to? Ano yung mga characteristics nila? Simulan natin sa alpha, beta, at yung gamma. So, ang alpha particle ay mas mabigat at mas malaki kaysa sa beta particle. Kaya ito yung pinakamahina mag-penetrate. Actually, kaya ito mapigilan ng papel base sa cartoon na yan. Damit o kaya balat ng tao. Then, mas nakaka-penetrate naman yung mas maliit at magaan na beta particle. Kaya itong makapenetrate sa papel, pero nabablock ito ng mga ilang quarter or 1/4 inch ng aluminum. Then, ang pinakamalakas mag-penetrate ay ang gamma rays. Ray siya, isa siyang electromagnetic radiation na walang mass or charge. Dahil dito, nakatagusto sa maraming bagay at kailangan mo ng lead sheet para ma-block to. Sa bilis naman, pinakamabagal ang alpha particle, sinundan ng beta particle, at pinakamabilis ang gamma ray. So, pakitandaan na ito yung pinag-aiba ng beta particle sa cathode rays.
kaya niyang mas maging mabilis. Hanggang sa 90 to 95% ng speed of light. At syempre ang gamma rays, since electromagnetic radiation ay nagtatrabal ng speed of light. So pag pinag-usapan naman yung kakayahan nilang mag-ionize, so in general, mas mabigat, mas malakas mag-ionize. Ang alpha particle ay nasa 8,000 times mas mabigat sa beta kaya itong pinakamabisa mag-ionize. So, buti na lang, madali siyang mag-lock dun sa in-explain natin kanina. So, sa charge naman, sino yung mga may charge at wala? So, naapektuhan yung alpha at beta particle ng electric at magnetic field. So, ang alpha is positively charged at ang beta is negatively charged. At dahil wala namang charge ang gamma ray, syempre dito na apektuhan ng electric at magnetic field. So, base na rin sa mga in-explain natin experiments na ito nga yung talaga nangyari. So, kapag nagkakaroon ng nuclear disintegration, magta-transmute yung nucleus at kasabay nito yung pag-emit ng alpha particle. Ang tawag dito is alpha decay. So, sa example, nag-decay yung uranium-238 at naging thorium-234 at dun sa process, nag-emit ito ng alpha particle. So, ang alpha particle is binubuo ng dalawang neutrons at dalawang protons. Kaya, tinatawag din siyang helium. Beta decay naman, kapag nag-emit ng beta particle during nuclear decay or decomposition. Well, kung iisipin nyo talaga, parang may mali. Kasi para nag-emit ang nucleus ng electron, eh wala dapat siyang electron. So, actually, kapag nag-emit ng electron ng nucleus, nagiging proton ang neutron. For convenience na lang, pwede natin isipin na nag-split ang neutron sa electron at proton at yung proton yung nag-stay sa nucleus habang yung electron yung na-eject. Since nag-stay pa rin sa nucleus yung proton, tataas ang atomic number ng daughter nucleus after nung beta decay. So, titingnan yung example from 90 naging 91 yung atomic number. So, kung di natin alaman yung analogy about sa electron, paano nagka-electron from nucleus, ay baka isipin nyo na mali dahil decay ang proseso, pero may nag-increase ito nga from 90 to 91. So, ang gamma ray naman ay nag-emit sa lahat ng nuclear reaction, sa alpha decay at sa beta decay. For example, sa alpha decay ng uranium-238, dalawang gamma rays na magkaibang energy ang may emit bukod sa alpha particle. So, for simplicity, di na natin papakita yung bawat nuclear reactions na meron sa gamma emission.
Ito lang din yan kaninang alpha decay. At again, ang tunay nangyari is merong gamma ray na na-emit. So, ngayon ano naman yung X-ray? So, tulad ng light at gamma ray, ang X-ray isang class na electromagnetic radiation. So, may subject na mag-focus para alamin niyo yung properties ng mga to. So, ibig sabihin, wala itong mass at wala rin itong charge. Basically, ang energy ng electromagnetic radiation ay proportional sa frequency or kabaligtaran ng wavelength. So, mas mataas yung frequency, mas mataas yung energy, at ibig sabihin din nun, mas maiksi yung wavelength. At since nandito yung X-ray, mataas yung energy niya kasi mataas yung frequency niya. So, paano ba magpo-produce ng X-ray? Kapag yung isang charged particle, electron or ion, ay may sufficient energy at tumama to sa material, magpo-produce to ng X-ray. So, may mga natural sources ng X-ray tulad ng radon gas, radioactive elements, tsaka cosmic rays. Pero, pwede rin nating man-made gumawa ng X-ray using X-ray tube. Isang special vacuum tube na ang goal talaga is mag-produce ng X-ray. So, ano naman ang cathode rays? So, ang cathode rays ay basically stream ng electrons na makikita kapag sinuplayan ng mataas na voltage yung isang vacuum tube. So, alam natin nang galing to sa negative or sa cathode papunta sa anode. So, paano makaproduce ng cathode rays? Kailangan madetach sa atoms ang cathode na. Kailangan madetach natin sa atom ng cathode yung electrons. So, isang way is supply natin ang napakalaking voltahe, thousands of volts, yung tube. Then, dahil dito yung mga natitirang gas molecules sa loob ay ma-ionize. So, ma-attract at mag-accelerate yung mga positive ions punta sa cathode. Pagtama nito ay mananock out sa atoms yung mga electrons. At eventually, ma-attract papunta sa anode. So, isa rin paraan para ma-detach ang electron sa cathode ay painitan yung cathode sa separate na electric current. What we need from this thing is to produce electrons that move in vacuum with no wires. The cathode ray tube contains a vacuum tube. Inside this vacuum tube is a highly negative cathode and a highly positive anode. They are separated by vacuum. They are connected to a high voltage DC supply, about 600 volts. If the cathode is heated, electrons of the metal atoms are excited and move a little away from their nuclei and immediately go back. So when the DC supply is switched on, the negative electrons are repelled from the negative cathode and attracted to the positive anode, flying in vacuum with no wires. This is how we can get a beam of electrons in vacuum. So, ganun. So, isang paraan is thousands of voltage na supply or separately, i-excite natin yung
electrode para ma-knock out yung mga electrons. So, mas maiksi yung wavelength ng cathode rays compared natin sa visible light, kaya di natin dapat yung nakikita. Kanina nalaman nyo na nakadepende sa frequency yung energy niya ng mga electromagnetic radiation. So, saan ang galing tong glow na nakikita natin? Kapag yung high energy na cathode ray ay tumama dun sa glass tube, nagkakaroon ng tinatawag na fluorescence o yung pagliwanag ng isang material na naka-absorb ng radiation. Siyempre, pag tumama yung high energy sa isang bagay, mababawasan siya ng energy, which means haba yung wavelength niya or iksing frequency, which means na may possibility na mapunta yun sa visible spectrum. So, nari, nandito yung frequency ng incident, tumama siya sa object, bababa yung frequency niya. At kapag sinerte, tumama sa vis, nagsettle siya sa visible spectrum, visible siya sa atin. Pero kung titignan nyo maigi yung cathode ray na to, hindi naman siya tumama sa wall ng glass. So, bakit nakikita natin to? So, may mga glass molecules pa rin sa loob ng tube, tulad kunwari ng oxygen at nitrogen, na kapag na-absorb yung cathode rays, ay it's either na-excite yung electrons or man-knock out sila sa mismong atom. Then, yung excitation ay nag-emit ng radiation at normally sa wavelength siya na visible sa atin. Kunyari, yung nakikita nyong green color ay mostly dahil sa presence ng oxygen molecule. So, remind ko na kanina, may dalawang way nga pag tumama sa glass wall is fluorescence. Pero ang dahilan na ito ay iba na. Kailangan nating matutunan yung fundamentals ng atomic structure. For applications, so yung X-ray, so alam natin na common na, mga equipment to, lalo na sa airport or sa mga train, is ginagamit siya for security. So imagine niyo na lang kung hindi na invento yung S, hindi na discover tong X-ray, gaano kahirap mag-check ng mga bag. Or gaano kadali para sa masamang tao magpuslit ng mga bawal na bagay tulad ng barrel, kutsilyo. So, ang laki rin ng tinulong ng X-ray sa pag-aaral ng molecular structure. Kunwari ito, na-apply natin siya sa mga gantong subjects. At sa case na to, sa crystal. So, ang idea nito ay expose yung crystal sa X-ray at magdi-diffract yung X-ray. Pick up to ng isang detector at magkakaroon ng diffraction pattern. So, base sa pattern na to, gagamit ng mathematics para makonvert siya sa electron density map. So, normally, mag-Fourier transform kayo na from 2D pattern to 3D pattern. At doon, using fitting, magkakaroon na tayo ng atomic model. So, kung titingnan nyo, napakalaking application nito sa molecular physics kasi hindi naman natin nakikita yung itsura ng structure ng atom. Kaya kailangan natin gumawa ng ingenious way para magawa yun.
For example, ito isang diffraction pattern ng isang kristal. So, anong kakaiba dito sa pattern na to? Bakit siya tinawag na famous pot 51? Dahil ang kristal na ginamit dito ay yung DNA. So, kumuha ng sample ng DNA crystal. At nung nilagay siya sa X-ray crystallography, nalaman natin na ito yung itsura ng DNA. Itong nakikita niyo na noong elementary pa kayo. So, ano yung isa pang proof na from gantong pattern, paano nila nasabing double helix siya na may mga gantong strands? Pwede niyong ma-confirm to sa bahay na kapag yung isang 3D na helical object, nag-shine kayo ng X-ray, ay ng laser, ang makikita niyo sa dingding is X. So, from 3D to 2D, ang ginawa lang natin sa X-ray diffraction is baliktad. From the 2D pattern, isipin natin yung 3D pattern niya. Sa mga part rays naman sa decay, ginagamit ang dati may mga ilan na smoke detectors na gumagamit ng alpha particles. So, alam na natin na ang mga alpha rays is kaya mag-ionize ng air. Kung titingnan niyo yung simpleng circuit sa loob niyan, is merong complete circuit dito. Na-ionize niya yung air, pato ng electricity, at naka-on yung circuit. Pero dahil may smoke, yung particles sa smoke is enough para ma-block yung ionization. At pag natigil yung connection, dun magti-trigger yung alarm. So, yan na lang muna ngayon ang didiscuss natin. Sa mga susunod na lectures, expand pa natin yung iba't ibang mga ideas na natalakay natin ngayon para mas maintindihan pa natin yung electron structure ng atom. Thank you at abangan natin next lecture.